Magandang umaga. So dahil weekend ngayon, weekend project tayo. Gawa tayo ng projector case na gamit ang mathematics. So pang performance test tayo ngayon. Matutong haya natin kung paano ginamit ang math sa paggawa ng projector case. At the same time, ma-realize natin na malaki pala talaga ang tulong ng math sa paggawa ng mga bagay-bagay. Kailangan pala ang mathematics. Tara, panoorin natin kung paano ginawa ito. Okay, ang una natin gagawin, so nakikita ninyo na kailangan na magaling tayong magsukat. So yan, kinukuha ang a length ng projector. So kailangan natin kunin yan, length, width, and height ng projector. At the same time, maglalagay tayo ng allowance sa paggawa natin ng case niya. At the same time, kailangan na tinitake down note natin ang mga sukat nito. Ang specific na sukat nito, ang length, width, at height. So yan, so kung mapapansin nyo, yung maximum height ng projector ay aking kinukuha. Ngayon, ang natutunghaya ninyo ay sinusukat natin ang width ng projector. Nakuha na natin kanina yung length, yung height, so ngayon naman yung width ng projector. So malalaman na natin ang dimension ng projector at the same time naglagay tayo ng allowances, mapro-project na natin kung gaano kalaki ang gagawin nating case nito. Para mailagay natin ang projector sa taas. So gagawin tayo ng yari sa kahon na case nito. So tingnan natin. Pangalawang dapat nating gawin ay ang paggagawa ng sketch ng project natin. So, kailangan na ma-project natin kung anong kalalabas nito. Kaya, kailangan din natin gumawa ng sketch. At the same time, may consider natin yung mga materials na gagamitin natin dito. So, sasapat ba yung materials or hindi? At kasama na din syempre ang budget. Ayan, after masukat, eto na yung sketch. Gumawa tayo ng sketch para ma-figure out natin kung ano ang kalalabasan ng ating project this weekend. May katanungan dito, gaano kahabang kahoy ang kakailanganin natin? At alin sa dalawang klase ng kahoy ang bibilhin natin para sa ating proyekto? 1 inch by 2 inches by 8 feet ba? Or 1 inch by 2 inches by 12 feet kaya? Sa palagay nyo, ano kaya ang sagot natin dito? Para masagot ang unang katanungan na kung gaano kahabang kahoy ang gagamitin natin, so ito. So, kailangan natin ng 98 inches na kahoy. Sa pangalawang katanungan, alin dun sa dalawa ang bibilhin natin? Yung may haba bang 8 feet or 12 feet? So, dito, ang haba ng kahoy na kailangan natin ay 98 inches. So, ibig sabihin, kapos tayo kapag 96 inches or 8 feet ang bibilhin natin. Kaya, ang kailangang bilhin natin ngayon ay yung 144 inches or yung may 12 feet na habang kahoy. Sa ganitong sitwasyon, ay kailangan nating mag-adjust din. So, kung ang gagawin natin ay yung may 8 feet lamang, so pwede nating baguhin ang disenyo ng ating proyekto. At kung yung 144 naman, kung titignan natin, medyo maraming matitirang kahoy. Though, magagamit pa rin naman siya sa mga susunod na project. Ayan, tapos na tayo sa planning at sa measuring. So, ngayon naman ay sa execution na tayo. So, tignan natin kung paano natin ginawa ang project natin. So, sa nakikita ninyo, yan, nagsusukat na tayo. Gumagamit tayo ng metro para masukat natin ang tamang haba ng mga gagamitin nating kahoy. So, 7 inches. So, 7 plus another 7, another 7, another 7. So, 7 plus 7, 14. Plus 7, 21. Plus 7, 28. So, yung 28 inches na yon ay para lang doon sa apat na height ng ating gagawing project ngayon. Okay, next naman ay 13 para naman sa length. Okay, dito naman mapapansin nyo, gumamit tayo ng eskwala para yung mga marka or minamarkahan natin ng perpendicular line sa edge ng kahoy. Ito, para mamaya pag pinutol natin, tama yung yung guhit natin na susundan ng paglagari nito. Ito na. So nilalagari na natin batay sa marka na ating inilagay kanina.
pagkatapos nating lagariin o putulin ang kahoy natin gagamitin. So, ito na, pagdudugtungin na natin siya. Ayan, gumagamit tayo ng stick well, pandikit yan ng kahoy, para mas lalong matibay ang ating gagawin. Dito naman ay pinagdudugtong na natin gamit ang black screw at electric drill. Ayan, nadudugtong na natin yung mga kahoy. Kailangan nating i-check from time to time ang ating ginagawa, lalong-lalo na kung kailangan na right angle ang dapat na mabuo. Kasi kailangan nating gumamit ng skwala para mapanatiling perpendicular yung side doon sa isang side. Ayan, ito na. Matatapos na ang isang quadrilateral or rectangle na ating ginagawa. Dalawang ganyan ang kailangan natin para sa project natin. So, take note na ang quadrilateral is a four-sided polygon. And then, under niya ang parallelogram. At ang isang special kind of parallelogram ay ang rectangle. At para mas lalong matibay ang project na ginagawa natin, ito, nilalagyan natin ng bakal sa mga kanto. Yan ay para mas lalong matibay ang magawa nating project. Eto na, almost done na tayo. Nakikita na natin ang success ng ating project. Pinupatasan na lang natin. So, yan kasi ang gagamitin natin para maihang natin yung project natin at mailagay dyan sa loob ang ating projector. So, yan. Nakikita nyo. Yari na. So, matagumpay ang ating project ngayon. At andito na, nakahang na, andyan ang projector. So, magagamit na natin. Mag-enjoy na ang aking mga anak sa panunood sa big screen dahil sa projector. So, mapapansin natin na dahil kay Matt ay mas mabilis or makakagawa tayo ng mga bagay-bagay, makaka-invento tayo ng mga bagay-bagay na kapaki-pakinabang. Kaya pahalagahan natin ito at gamitin natin ang ating skill sa Matt nang makabuo tayo ng magagandang proyekto. Maraming salamat! Sana'y marami kayong natutunan! Hanggang sa susunod!